Hello mga ka-adventure, so good morning po sa inyo at nandito ngayon tayo sa farm. Saktong 9 days na nung ating mga pinakawalan po na fry. So magsasampling po tayo kung pupwede na silang i-harvest by next week. So nagmo-monitor po tayo. So sasampling lang tayo ng konti, mabilisan lang naman to. Para kahit pa paano, at least namo-monitor pa rin talaga kung ano na talaga sukat, kung meron ba mga fast grower talaga na ano yung mas marami, yung fast grower o yung maliliit. So makikita rin po natin dito. So halip po kayo at sundan nyo po ako. Okay, welcome po mga ka-adventure dito sa ating YouTube channel. At sana po naumpisa nyo magmula po dun sa pag-hatch po natin. So ayan na po mga ka-adventure yung ating mga napapisa. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang inaambon na. So, blessing. Blessing po talaga. At nagiging maganda po yung ating resulta. So, ngayon pong araw is check po natin kung anong size na po nila para mamonitor na po natin. Diyan lang, kahit diyan lang, Kuya Sandy. Kuya Sandy, kahit diyan lang. Baliktad yung hawak mo, Mario. Ayan. So, ito na. Isul, ano mo na, Kuya Sandy? Pwede na yan, konti lang. Ayan po. Meron namang ibang klase ng pag-sampling. Yung gagawa ka lang ng pinaka-bintol. So, pwede naman din po yun. Para pag may mga sumakay na, mamonitor. So, sa ngayon po, dahil nag-hire po tayo ng isa pang kasama natin dito sa farm. Kasi nga po, kailangan po ng mailinis po talaga agad. Or dahil po sa transfer na po. So ayun, nagpatulong na tayo. So ngayon po is saktong 9 days. Para meron na yan, meron na siguro yan. Taas ng konti. Okay, so ayan. O, taas nyo, taas nyo. Okay ah. So ngayon meron na tayo mga 1.5. 1.5, meron na madalang na 2 inches. So pwede na. So by next week, pwede na po tayong mag-harvest, segregate na po tayo. Ito po yung unang segregation mga ka-adventure. Isa-segregate na po natin sila, yung mga 1 inches, tatanggalin na po 'yan. So may iwan po 'yan dito. Ang matatransfer is yung mga 2 almost 2 inches. Ayan, 2 inches na po ito. So 2 inches, 1.5 yan, magsasama-sama po. So yun na, maganda na po yung ating nagiging resulta. So okay, sige, pwede na yan. Baba na, daan-daan lang ang pagbaba ha? So yan na po, yun na yung ating mga size ng ating baba mo yung dulo, Mario, baba mo yung dulo. Yan, tapos taas itong sa dulo, taas itong sa kabila, yan. Okay, dandan lang. Anong oras kumain yan, Kuya Sunday? Alas 6. Okay. So, advice ko sa inyo mga ka-adventure, pagka nag-harvest po kayo, at least one day before, ang pag-harvest po ninyo is huwag nyo pong pakainin. Ha? Tandaan nyo po, huwag nyo pong pakakainin. Kasi, mabubunsol po yan. Pagka, for example, ngayong araw is yung harvest po ninyo, tapos, ipupukutin po ninyo, pinakain nyo, sigurado po magkakaroon po kayo ng mortality. So ayan po mga ka-adventure, kung napapansin nyo yung mga parang paambon-ambon, yan na po yung ating mga ikinalat noon. So saktong 9 days magmula po nung pinakawalan natin dun sa ating pinaka nursery pond or yung nursery na meron pong lambat or kulambo, ano po. So ayan po sila mga ka-adventure. So naging maganda po yung ating resulta. Tuloy-tuloy lang po yung feeding ko sa isang beses sa umaga, isang beses sa hapon. So tuloy-tuloy lang po yan. Ayan. So natanggal na po natin yung asola or duckweed po dito. Ang next na po natin kasi na ginagawa nito mga ka-adventure is yung dun sa ilalim po ng poultry o yung fish pan po na yon. Yun na po ang ating ikukondisyon.
So ang priority po natin is matanggal yung duckweed po nun. At dun po yung itatransfer yung mga malalaki na, yung 1.5, 2 inches, yan, pwede naman yan pagsama. Wag lang yung 2 inches at 1 inches, wag pong pagsasama yon, magkakainan po yan. So, follow nyo lang po mga ka-adventure, pati yung dun sa aking Facebook page, Andoy's Adventure. So, doon po sa mga interesado sa paghihito, farming, ito na po ang magandang topic po. Naumpisahan po ito magmula po dun sa pagkuha ng mga breeder natin dito, yung pagpapapisa. So balikan nyo po yung pinaka part 1, tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa pagharvest na po. So marami-rami na po kayo at least, at sana na nakuwang idea po para kahit papano po eh makatulong tayo sa mga kapwa farmers po natin. Kung ano-ano nga ba yung aking ginagawa bago po ako naghuhulog, lahat na po nandyan na, pan preparation nandyan na po. So balikan nyo lang po yung part 1 at sunod-sunod po dun, masusundan nyo po mga ka-adventure kung paano ko po napalaki ito dito sa ating pinaka nursery pond. So ayan na po sila mga ka-adventure, very visible na po. So ang pagkain na po natin dito is bago po tayo magta-transfer, at least 3 days before magmi-mix na po ako ng pre-starter, yung pinakamaliit na butil. Kasi nga po yung napansin po natin meron ng mga 2 inches. So iyan yun na ang kakainin nila, yung mga butil-butil na po. Ganyan po ang aking feeding program. So bibigyan na, na ano naman po niyon, naka-vlog po iyon lahat, naka-indicate po iyon sa lahat po ng vlog ko kung paano po yung pagpapakain, lahat po. So okay po mga ka-adventure, marami po salamat sa inyong panonood at sana pagpatuloy nyo lang po ang panonood sa ating vlog. So iba-iba po ang ating magiging topic, meron din po tayo sa broiler, ito na nga pati yung sa hito at yung iba nating mga alaga, i-vlog po natin. So marami po salamat sa inyo at mag-ingat po kayo mga ka-adventure.